Hello guys, nandito na naman po tayo sa ating lutong kusina ni Ma'am Mary Ann Go na ngayon naging Cook with Love na po yung ating title. Lagi ko po yan sinasabi dahil dyan po ako nag-umpisa sa lutong kusina na pinalitan ko sa pamagat na Cook with Love. So ngayon guys, before tayo na mag-start, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe my channel para maging updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. So ngayong araw na to guys, gagawa po ako ng pork giniling in a crab shell. So ibig sabihin nun is mag-create po tayo, pero I know naman na well known na to yung giniling pag sinasabing giniling. So example lang po yung mga bola-bola natin. Ito ngayong araw na to is gumawa lang ako to create na maging attractive po yung aking lulutuin. So kung ano man yon, samahan niyo ako ulit sa paglalakbay sa aking kusina para malaman niyo kung ano yung aking mga ginagawa dito. So let's go. Okay guys, meron po akong half a kilo of ground pork. So, lagyan na lang natin siya ng may 1/4 cup of carrots ako guys. Na chinap ko siya. Garlic. Ibang cloves lang. Tapos may 1 na chop din akong onion. Tapos may green onion ako guys. Ayan. And then, maglagay lang tayo ng magic syrup, guys. Sa akin kasi, guys, tansya ko na to, kaya hindi na ako nag-measure ng ano. It's depend yan sa inyo, guys, kung paano nyo gawin ang inyong lulutuin. So, meron tayong flour. Three tablespoons siguro, guys, or 4 SB. Para maging masarap yung ano nyo talaga, guys. Mayroon tayong soy sauce. Maglalagay lang tayo ng konti, guys. Lang masyadong marami. And then, may 1 egg tayo, guys. Yun. Perfect. So, mangyayari ngayon is, i-mix natin to siya. I-mix until covered siya, guys, ha. Para naman, hindi masyadong ano yung ating gagawin. So, pag medyo may ano pa siya guys, kailangan dagdagan niyo siya ng add-on niyo siya ng flour. Ayan. Talaga siya guys. So of course, kailangan talaga totally mix yan siya. Para sarap yung ating gagawin. Okay, maglagay po ako ng chili flakes. Para please, medyo may anghang siya guys. Pag kinain nila may anghang instead of black pepper. Okay, halong naman natin ulit guys. Nag-add on ako ng flour para at least hindi siya masyadong basa guys. Haluin lang siya ng bigo. Sa totally ma-mix siya guys. Okay, yan na siya guys. Tapos na. So next natin is okay, ang next natin is may tatlo po akong shell. Oh, yan ang crab shell. Yan siya guys. So dito natin ilalagay yung ating tatlo po yan siya. Ilalagay yung ating giniling. Okay now, maglalagay na tayo guys. Yan, pasok lang natin yun siya dito sa loob. Kasi kailangan lang talaga guys na may nang creative tayo sa mga ginagawa natin. Para naman at least masayahan naman yung kakain, diba? So hindi lang puro luto lang tayo ng luto. Kailangan na creative din tayo sa ating ginagawa. Para at least gustuhan nila. At saka importante talaga yung lasa guys. And hindi naman kaganda yung ginagawa mo kung hindi rin nila nagugustuhan, diba? So, yan siya. Kahit ito medyo mponte. Charot. Gaaway ito mamaya. So, yan. Ito siya kasi guys, tinanggalan ko lang siya ng laman.
So, yung laman kinain. In a separate way. Kaya, nagkaganyan siya. Kailangan mapasok siya dyan, guys, para walang singaw, charot. Ayan, perfect combination. So, yun, may natira tayo. Cover up natin dito. Kikita niyo ba, guys? Medyo ano kasi yung camera natin, kaya hindi ako makaano masyado. So, tama lang talaga yung half kilo natin sa ano. So, kailangan mamaya, guys, is na-deep fry to siya para malutok talaga yung ating ano. So, yan siya. Okay, iyan lang hanggang sa matapos siya, guys. Okay, ngayon, guys, mayroon akong powdered bread crumbs na dito ko siya i-dip yung ano natin. Pero kahit hindi na sa ano, guys, kahit dito na lang sa on top. Kasi yung crab natin na ano, guys, hindi naman natin kakainin to as in, pati yung ano, diba, yung nasa loob lang. Ito pang ano lang siya talaga, guys. Yung i-create mo lang siya na maging maganda tingnan. Parang ganun ba? Para kakaiba naman. Ano siya? Tapos, i-deep fry mo siya, guys. The same time, plano ko pa nga ito lagyan ng cheese. So, hanggang matapos lang siya. Okay, charan! Tapos na siya, guys. So, mag-fry na lang tayo. I-deep fry lang natin to siya. Ayan, ang ganda. So, samahan nyo na naman ako ulit. Magpa-fry na tayo. Let's go. Okay, yan na siya, guys. I-deep fry lang natin to. Okay, guys, yan ako yung first one. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi medyo delikado. Kasi nga, hindi ako mayroong gamit para sa pag-video. So, one by one. Parang manual lang. Kaya, yan na siya, guys. Ganyan lang. Huwag yung i-overcook kasi i-bake pa natin ito siya. So, meron na tayong pangalawa na inilagay. So, kagaya ng nauna, ganun din ang gagawin ko, guys. Huwag masyadong i-deep fry siya kasi baka masunog na. Okay, let's wait na lang, guys. Okay, ayan na siya, guys. So, maglalagay na lang tayo ng cheese on top para makompleto na yung ating dish. Ayan na siya, guys. Maglalagay tayo ng parmesan muna. Ayan tayo ng parmesan on top. Yan ang pinakahabol ng mga bata, guys. Yung maglalagay na kayo ng mga cheese. Tapos, maglalagay na tayo ng melted cheese, guys. Kita niyo ba? Okay. Hindi naman masyadong as in marami siya, guys. Melted cheese ko siya yung binamit. Kahit ano namang cheese, guys, pwede naman siya. As long na mayroon kayong cheese. So, pwede na rin yun. Okay. Okay, yan na siya, guys. Pakita talaga yung itsura. So, I will make this. Pwede naman maganda naman siya tingnan. Daming kalat po siya. So, ano lang yan siya mamaya. Mag-melt lang yan siya. Ayan. Okay na. So, let's go and bake this one until mag-golden brown lang po yung ating cheese. Let's go! Okay, guys. Naka-prepare na po yung oven natin. Nag-heat na yan siya. So, ang gagawin natin is mapasok natin ito, guys. So, guys, okay. Oh, whoa, whoa, whoa. Okay.
Kasi pag isa lang pala talaga guys yung gamit mong kamay sa pagdaan, medyo mahirap din. So, let's do and pray. Okay, nandiyan na siya. Good luck sa iyo, dear crab. Okay guys, nandiyan na. Tapos na po yung ating ginawa. Ground pork in a crab shell. So, yan na siya guys. Naging unique siya, diba? So sa nakikita nyo, hindi yan siya sunog yung ano niya guys. Ha? Bali, ano lang yan sa gilid ng kumapit na cheese sa may shell. So, syempre, talagang parang sunog siya. Pero, but inside, hindi po yan siya. So, guys, hopefully na nagustuhan niyo na naman po yung creativeness na ginawa ko. At saka, sana po, huwag niyong kakalimutan ulit na mag-like, comment, share, subscribe my channel para naman po malaman ko kung ano po yung dapat kong i-improve sa aking ginagawa. So, maraming salamat ulit and happy eating sa lahat! Bye!